Hi everyone, welcome to my channel. So in today's video ay pag-uusapan natin yung tungkol kay Sir Tommy Abili, isang broadcaster sa Palawan. Inaresto o arestado ng Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, si Rosaleo Tommy Abili matapos isilbi ang warrant of arrest na permado ni Judge Angelo Arizala ng Regional Trial Court Branch 52. Si Tommy Abili na siyang station manager ng DWOK Biguas Station ay kinasuhan ng may bahay ng namayapang sa retired Commodore Nicanor Hernandez. Kasamang kinasuhan ang anak ni Commodore Nicanor Hernandez na si Tihani Hernandez. Nagugat ang reklamo sa ginawang interview ni Tommy Abili kay Tihani Hernandez tungkol sa problema sa kanilang pamilya na may kaugnayan sa naiwang ari-arian ng dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines 3 buwan na ang nakakaraan. 10,000 ang piyansa sa inirekomenda ng korte para sa pansamantalang kalayaan ni Tommy Abili. Napagalaman din na si Tommy Abili ay may kinakarap din iba pang kasong libel sa iba't ibang korte sa Palawan, maliban pa sa mahigit 10 counts of libel na kanyang kinakarap sa Olongapo City. Sa karagdagang impormasyon kay Sir Tommy Abili o patungkol kay Tommy Abili, nakilala siya ng karamihan ng isiwalat niya sa kanyang programa ang tungkol sa Tanim Kalansay. Ito ay katungkol sa kaso ni Jubilene Galeno na ayon sa kanya na isa sa mga kumuha ng buto ay nagbigay sa kanya ng impormasyon na ayon sa kanya na yung nakitang buto sa Santa Lourdes ay hindi yun kay Jubilene, kundi kinuha daw nila yun sa isa sa sementeryo sa Nara, Palawan, at tinilagay sa Santa Lourdes. At ang buto at bungo na yun ay isang lalaki na matagal nang patay. At sa kasalukuyan, si Sir Tommy rin ang tumutulong ngayon kay Libertas Mariñas na isa sa pangunahing suspect sa panggagahasa at pagpatay kay Jubilene Galeno na pinsan nito. Tayong kay Sir Tommy Abili, may hawak silang magpapatunay na walang kinalaman o inosente si Libertas Mariñas sa kasong isinampa ng PNP laban sa kanya. At si Sir Tommy rin ang nagsiwalat sa videong kumakalat ngayon sa social media. Ang videong ito ay makikita o makikita natin ang isang radio broadcaster o radio commentator ng bandira na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. At sa kasalukuyan ay aktibo pa rin ito bilang isang radio commentator sa nasabing istasyon. So kanina nga ay nag-post ng maikling video si Sir Tommy Abili patungkol doon sa pagpapaalam niya o pagbibigay informasyon sa mga taga-suporta niya na wala munang umano ang kanyang programa, hindi muna i-air ang kanyang programa kaninang umaga dahil nga sa may hindi inaasang biglang pagdating ng warrant of arrest na iinisyo laban sa kanya. So para sa kanyang pansamantalang kalayaan ay inasikaso niya ito kanina. So narito ang video post ni Sir Tommy Abili. Pakinggan po natin lahat. Okay, mga kabigwas, hindi muna tayo makapag-program ngayon dahil may lumabas na warrant sa akin. Hindi ko akalain na yung information dapat nakuha namin Biyernes. Alam namin iraraffle pa yon
bago makuha namin ang information. Kasi yung resolution nung Biyernes. Pero nagulat ako, biglang may warrant na. Kaya hindi po ako makakapag-broadcast ngayon dahil asikasuhin ko agad ang piyansa. Dahil hindi ko alam kung bakit biglaan. Pero kabigwas, huwag kayo mag-alala. Magsasama tayo ulit sa atin pong programa. At tungkol naman doon sa inay, ako'y advance lang para doon sa kabilang himpilan. Makasabihin na naman ninyo na yung aking ipangpiyansa galing doon sa tulong kay Liobert. Kamali ka. Tandaan mo yan. Kasi ako may iniipon ako taglilimang piso, 10 piso yung ipapashower ko tuwing, tuwing New Year. Yan ang gamitin ko pangpiyansa. Akala nyo ha. Ikaw naman, alam ko ang mga utak ninyo dyan sa kabila eh. Huwag kayo mag-alala. Sa mga viewers ko, magsama-sama tayo ulit. Talagang ayusin ko lang itong araw na ito dahil may bigla akong waran. Ikita naman ninyo yung waran ko eh. Sige. Maraming salamat. Mabuhay po tayo. Bigwas! So, yun lamang po. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. See you in my next video. Bye! God bless everyone!